So, yung asap mga ka-chat, today is another day. So, it's been a while, no? So, ngayon lang ako nakapag-upload or nakapag-vlog, no? Dahil sa medyo busy, no? Hindi ko na-i-send kung ano man yung reason. Mapansin naman ninyo, yung nag-apay-pay ako dahil sa super-duper init at walang kuryente. Sinara ko yung bintana at yung pintuan kasi yung nagapatugtog dun sa labas, no? Siyempre, iwas copyright tayo. Pasensya niya kung ako nag-apay-pay kasi ayaw ko talaga na-initan ako. Basta, yun na yun. Dito sa video na ito, no, mga kachay, pag-uusapan natin yung pagbili ng mga second-hand guitars, no, at ano yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo ng mga kachay about sa pagbili ng mga second-hand guitars or any instruments. No. So, meron akong gitara dito, na which is ito'y galing doon sa kabanda ko na sa Turn the Point, which is si Daniel na kabanda ko na pinagbenta na ito dahil sa for other reasons. So, gusto ko talaga itong bilhin at gusto ko kasi mag-strat dahil ako na eganyuhan sa mga strat. No? Yun, wala pa akong pera. Pero ang nakabilhin dito, which is kabanda ko at vocalist din sa banda ko na Sixo Band, no, mga kutsa, no, which is si Jerry Martinez. Shoutout sa inyo yung dalawa, Daniel and Jerry, no, mga kutsa. So, nandito yung gitara at pinasoundcheck ito sa akin. So, which is ito. Yan, ito yung gitara. No, ito ay blue, no. Blue siya, then yung picker niya ay white, no. Yan, may mga lot of the stickers na rin siya, no, mga kutsa. Yan. So, yung brand nitong gitara na ito ay Squire. At ito ay kasama sa, or branch ito sa Fender. So, ito'y binili ni Jerry, na which is second hand. At ito'y ginagamit ko din minsan nung nagatugtog pa kami sa Turn the Point. So, sa gitara, ay goods naman siya, no, mga kutsa. Ang kaso nga lang sa mga pagdating sa hardware, no, dito sa may pickup selector, medyo kalawang na. Tapos yung mga screws, sa may pickup, then sa may bridge, no? Then sa body, goods naman, no? Pero may mga halo ng mga gas-gas or mga dents. Makikita naman ninyo, no, mga kutsa. Kumbaga, relic. Siyempre, sa may mga gusto ng mga relic guitars dyan. At least ayos pa naman, walang crack sa neck, no? Goods naman siya, no, mga kutsa. Ito ay rosewood ate ito. Then C-type, yung neck. Pagdating naman sa headstock, goods naman. May halong kalawang na rin. Pati dito sa may tune, no? Tapos sa tuning pegs, no, mga kutsa. Goods na goods pa naman. And dito sa may likod, yung string niya, yung para sa bridge, no? Hindi ko nabubuksan kasi wala akong screwdriver para mabuksan mo. Dito wala siyang tira or kung ano pa man. Pero sa wirings, medyo kailangan lang ayusin. No? Kailangan lang i-upgrade. Ang price nito talaga, or original price nito, which is worth of 19,000 plus or mga nasa 20 kasi ito yung may kasamang amplifier, so makikita nyo yan dyan sa picture. So ang next natin gagawin, no, mga kutsa, sound check muna natin kung goods pa itong gitara nito, no, mga kutsa. Kaya yun, let's go. Distortion.
tips ko about sa mga gustong bumili ng mga second hand guitar sa mga kotse. So, first things first na ang kailangan niyong gawin, tingnan niyo muna yung body ng gitara kung may crack or may mga halong sira. Pero kung dense lamang na, kumbaga gasgis lamang, no problem. Pero depende naman yan sa bibili kung ayaw nang may mga gasgas or kung may gasgas na gusto nyo may mga relic. So it's up to you naman yun ng mga kutya. Pangalawa, alamin nyo muna yung electronics nung sa gitara. Sa pickup, ito sa volume, selector ng pickup, then yung sa or input nung sa saksakan ng jack ng mga kutya. Kung ayos ba siya. Pero may mga iba ding mga gitarista na bumibili ng mga second na gitara. Kahit sira yung electronics, mga wiring sa gitara, ay bumibili na lang sila ng mga pickups na kahit Alnico 5, upgrade na lang yung wiring sa kung ano-ano pa man. Yung pinakanlasa kailangan ninyong malaman, which is kung na-a-adjust pa yung truss rod. Ay may napanood kasi ako dun sa vlog ni Mook Station na may nag-pa-set up sa kanya ng gitara, hindi na na-a-adjust yung truss rod, mataas na yung action, nabudol yung bata dun sa seller ng gitara at nakaawa. Kailangan ninyong malaman kung kayo bibili ng mga second hand guitar, syempre ay kung na-a-adjust yung sa truss rod, then yung sa tremolo, no? Basta yung nasa set up kasi kailangan yun sa gitara, no? Sa strings naman, no? Problem naman yan, no? Pero kung kalawang na taga, so, syempre, kailangan ninyong palitan yung string. Depende naman yan sa mga gustong bumili ng second hand mga gamit or mga instruments, no? Pero kung kayo'y nahihinayang na bumili ng mga second hand na gamit or mga instruments, no? Bumili na lang kayo ng mga brand new na mga instruments. Pero kung sa mga ibang tao na gusto yung mga second hand, mga mura, it's up to you naman na mga kutsa mo. At huwag kayo basta-basta bibili ng mga second hand guitars na hindi ninyo nasa soundcheck na, kasi once na bibili nyo agad yung gitara dun sa seller at hindi nyo nasa soundcheck, tapos datating sa yung gitara na may sira pala, sayang yung pera na inipon mo para makabili ka ng sarili mong gitara. O mas magandang kailangan ninyong gawin kung bibili kayo ng second hand guitar ay meet up or makipagkita dun sa seller para ma-check ninyo yung gitara na gusto ninyong bilhin na second hand. Kapag ayos, bilhin na ninyo. Kailangan lang ninyong dalhin kapag makipag-meet up kayo dun sa seller na inabenta yung gitara. No, syempre, kung ikaw luthier man yan or kung may friend ka na luthier at hindi ka marunong mag-set up, luthier means yung nag-set up ng gitara. Kailangan mo magdala ng Allen wrench kung na-a-adjust pa yung truss rod and yung sa tunog ng gitara kung okay pa naman. So yun lang mga kutsa yung advice ko sa inyo or mga tips ko about sa pagbili ng mga second hand guitars. Basta mag-iingat-ingat lang tayo sa pagbili ng mga second hand guitars, lalo na sa mga scammers dyan, lalo na sa mga bata na basta-basta bumibili lang dyan. So ingat-ingat lang palagi sa pagbili ng mga second hand guitars. So kung may mga clarifications or kung may mga idadagdag kayo about sa pagbili ng mga second hand guitar sa mga kutsay, please comment lang kayo dito sa video na ito at maunawat at pababasa ko rin naman yun ng mga kutsay. Dito ko natapusin itong vlog na ito. Kung nagustuhan niyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kutsay. Ciao, ciao. Peace, ingat palagi. Keep safe and God bless us all mga kutsay.